Tikman natin yung aking niluto na pagkasarap-sarap. Kaya mabuti, panuuri mo ito para malaman mo kung paano ko ginawa. Pagkatapos lamang na may clean intro, pa-subscribe na rin dyan, please. Okay, kalimitan ito ay tinatapon lang. Okay lang yan kung nasa probinsya ka eh. Marami yan, saka libre, di ba? Pero sa amin, ganito ang ginagawa namin. Inalis namin yung matigas sa gitna. Yan. Di ba, ginagamit din nga yan sa ano eh, sa mga pagluto ng paksiw na lit na pata, mga ganon-ganon. Gamit yan. Kaya pwede pa rin yan. Okay, so alisin lang natin yung nasa gitna. May matigas kasi parang ano eh, yan o, yan, yung nakikita nyo. Ayan. So, pag malambot na, umabot na tayo sa parting malambot, alisin natin yung gitna. Tapos, iwain na rin natin ng maliliit lang. Hugasan natin at talamasin sa tubig na may asin. Saka, ibabad natin ng mga 20 minutes. Pagkatapos ng 20 minutes, siyempre, sasalain natin yan, i-drain natin yung tubig. Ihanda naman natin yung mga ricados. Ayan. Iyon natin yung dahon ng sibuyas. Okay, siling haba, siling pula, sibuyas at saka bawang. Yan, kumpleto na tayo. Okay, yung taba ng baboy naman ay hiwain lang natin na maliliit para madaling maluto. Kumuha nga pala ako ng mga 1/3 doon sa nilinis nating puso ng saging kanina at saka ako hiniwa or tinatad na parang giniling. Ayan. So, kailangan na natin ng dalawang itlog. Dalawang kutsarang cornstarch. Pamintang pino. At siyempre, timplahan natin ng magic sarap para mas masarap. Konting asin na rin. So, nagdagdag lang ako ng konti pang cornstarch sa kutsara. Ilubog na natin yung mga ricados na dapat ilubog kagaya ng siling green, sibuyas at saka dahon ng sibuyas. Okay na to, ilagay na ang puso ng saging yung tinadtad natin kanina. So, itabi muna natin ito at simulan na natin ang ginisang puso ng saging. Yan. Pakuluan lang natin ito sa tubig hanggang matuyuan at magmantika yung karne or taba ng baboy. Mm-hmm. Okay na to. So, bawasan lang natin ng mantika at saka na tayo mag-gisa ng bawang at saka sibuyas. Simple lang, di ba? Ayan. Ilagay na ang bulaklak at kahit medyo nangitim yan, okay lang yan. Hindi naman magbabago ang sarap pagkatapos maluto yan. Yung iba nga, nilalagyan pa nga ng toyo pang paganda ng kulay, di ba? Ayan, naglagay din ako ng tubig na pampalambot. Magic sarap, para sumarap, siyempre. Konting asin at pamintang pino. Ayan. Okay, so takpan natin ito hanggang lumambot yung puso ng saging. Lagay din tayo ng konting suka para medyo mas masarap ang lasa. Actually, luto na ito eh. May nagbigay nga pala sa akin ng saluyot. Akala kasi gagawin ko itong dinding-ding. Kaya ilagay ko na rin at sigurado ako na lalong sasarap ang ating ginisang puso ng saging. Wala namang problema dyan, hindi magre-reklamo yan. Di ba? Takpan lang natin ng mga 3 to 4 minutes. Yan, panalo ang sarap. Pero para lalong winner, lagyan natin ng sili para medyo maisipa, ika nga. Pag ganitong ulam, parang piyesta na sa akin yan. Sa dami ng kakainin ko, kasabay ng susunod natin lutuin. Okay, sunod na rin natin yung tortang puso ng saging. Wala, napakasimple lang yan. Ipiprito lang naman natin yan eh. Dahil timpladong-timplado na yan. Yan. Lagyan natin ng konti. Yan. Baliktarin natin. Okay. You know, isang puso ng saging pero may dalawang masarap na ulam ka na.
saan ka pa? Di ba? Ayan. Halos sa patapos na tayo, kaya samantalahin ko muna ang magpasalamat sa mga nanood at sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, pakiusap. Pasubscribe naman, hit mo na rin yung bell icon para abangan na rin yung mga susunod nating mga cooking video. Yan, solved na naman ang tanghalian natin ito. O, di ba? Okay. Medyo maanghang, pero okay lang.